Hello, good morning. Ako si Chris Alba, isang OFW. Nais ko lang po ipabatid sa inyo. Habang tumatagal, lalo din po kami nahihirapan. Sa ngayon po, to work no pay rin po kami. Hindi namin alam kung saan siya may kukuha ang pagbayad sa internet, ang bayad sa binibili namin tubig, ang bayad sa upa ng bahay, at higit sa lahat, pambili na aming mga pagkain sa pang-araw-araw. Kami lang din po ang inaasahan ng aming mga mahal sa buhay. Andito po ako ngayon sa inyong harapan upang ipapatid ang aming nararamdaman. Kaya mga kababayan, ang hiling po namin, isama niyo kami sa inyong mga panalangin. Pagliligtas kami dito sa mga bansang aming pinagtatrabahuan. Sa maniwalang po kayo sa hindi, ang mga pagkain namin ay halos init-init na rin sa pang-araw-araw. Pagkain ngayon sa umaga, ganun pa rin. Pagkain sa tanghali, ganun pa rin. Pagkain sa panghapon, ganun pa rin. Hanggang sa gabi, ganun pa rin. Kaya, mahal kong mamamayan, mamamayan Pilipino, isama niyo po sa panalangin at mga tinuturing niyo pong makabagong bayani. Kami rin po ay apektado. Kami rin po ay nagdurusa. Kami rin po ay lakto. Kaya sa lahat ng mahal kong kababayan, sundin po natin ang utos ng gobyerno. Dahil kami mga OFW ay nahihirapan din kung paano kami makasurvive sa pang-araw-araw. Nawa po, lahat ng ating panalangin ay dinggin ng buong may kapal. Panalangin natin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang ating pamilya, ang mga OFW, lahat ng mga empleyado, at lahat ng bansa. Maraming salamat po sa mga frontliners na patuloy na lumalaban, bumubuwis na kanilang buhay para sa ating lahat. Maraming salamat din po sa mga taong kahit nadapuan ang karamdaman ng COVID-19 na yan, ay patuloy po silang lumalaban. At sa Diyos Ama, ganun po dapat lahat tayo yung matatag. Ako, bilang isang OFW, alam kong makakayanan natin to. I will stand dahil may awa ng Diyos. Meron po tayong pamilya na nag-aantay para sa atin. Pinag-pray nila tayo. Kailangan maging matatag tayo sa araw-araw. Lahat kakayanin po natin. Hindi lang po Pinoy ang nakakaranas ito, pati ang buong mundo. Isang po ng aking mga kasama OFW ay lumalaban. Kaya natin ang masurvive. Masusurvive natin po. In Jesus' name, maraming salamat po. Ang hiling ko sa inyo, pagdarasal niyo po kaming mga OFW. Maraming maraming salamat po. At mahal namin kayo. At mahal namin ang bansa Pilipinas.